mga kapatid. Yo! Nandito na naman po tayo, your nurse Lan Lan. And yes, for today's video, ang topic po natin ay itong case po ni Kabayan. Pinaayos niya po itong harapan niya dahil nakikita niyo naman na may discoloration na. Ibig sabihin, nag-iiba na yung kulay, naninilaw na, nangingitim na, and may mga sira na rin po yung ngipin niya. Dati na po may mga pasta po yan. Ito po, puro pasta na po ito. Ngipin niyan to. And ito may sira rin po. So, pinaayos niya po ito. In-advise po ng doctor namin na i-crown yung ngipin niya. Dahil po, root canal treated yung ngipin niya. So, every time po na makakakita si doctor na x-ray ng patient and then nakita niya ang root canal treated po yung ngipin, ina-advise po talaga niya na i-crown or i-jacket ito dahil prone po or ibig sabihin po, madali na pong masira yung ngipin na na root canal. Pwede pong maputol, yan, ma-fracture. So, kailangan i-crown po or i-jacket. Okay, so bago po natin ituloy yung topic na ito, paki-play mo na yung intro. Yun, welcome back! So, ayan po sa monitor po ng aking computer, ay makikita po ninyo na nandito po yung panoramic x-ray niya. Disclaimer po, hindi po ako dentista, ako po ay isang dental nurse. Ayan, lahat po nang i-discuss ko dito ay natutunan ko po sa doktor namin and syempre sa experience ko po as a dental nurse for 13 years. Okay? So, ito po yung kanyang panoramic x-ray or OPG. Ayan, nakita po ni doktor dito na root canal treated nga yung ngipin niya. Kasi, ayan, makikita niyo po sa x-ray na may puti pong, ayan, very visible yung white na linya sa kanyang mga ugat. Ayan. So, root canal treated po yan. And sa x-ray po niya, nakita niya na may mga sira na rin po yung ngipin niya na dating napastahan. So, yun. In-advise po ng doktor na i-crown po yung ngipin niya. So, upon ano, nung pineprep po or pinaliliit yung ngipin para i-crown, nakita po ni doktor na maraming sira yung ngipin niya. Halos wala na pong natira sa tooth structure. So, in-advise po siya na i-post and build up po yung ngipin. Post and build up po, ang ibig sabihin po ng post and build up, lalagyan po ng parang poste yung loob ng ngipin dito. And then, i-build up po ng composite or ng pasta. Para po hindi agad-agad maputol. So, yun nga mga kabayan, nung pinrep po ng doktor, ibig sabihin ng prep is pinaliit niya po yung mga ngipin ni kabayan. Ayan, sobrang liliit na po talaga and weak na po yung ngipin niya. So, ang in-advise ng doktor, yung crown na ilalagay po kay kabayan ay pagdidikit-dikitin na lang para ma-avoid nga or maiwasan yung maputol po yung ngipin. Yung pong mga crown namin dito or mga bridge, hindi po yan basta-basta na puputol. Pero yung loob po ng ngipin, may chance pong maputol. Kaya ina-advise po lagi ng doktor namin na kahit kayo po ay naka-crown na or naka-veneers, huwag niyo pong ipangkakagat ng sobrang titigas yung ngipin niyo, lalo na sa harapan. Dahil may chance pong mabali. Yung ang natural na ngipin, di ba, nababali. So, how much more yung gawa nga po ng tao. So, ingatan pa rin po natin yung ating mga ngipin. Huwag po nating ipangkakagat ng matitigas. Okay, so yun po, pinagsama-sama na lang po ng doktor yung magiging crown ni kabayan. So, ipapakita ko po sa video na ito yung try-in po ng kanyang bridge or crown na dikit-dikit. So, ayan, tignan po natin. So, yan na po yung dating ngipin ni kabayan. Ayan, sinusubukan na po namin yung kanyang link na mga crowns or jacket. Ayan, ito po yung itsura. Tatlong piraso po yan na dikit-dikit na crown. Emax porcelain po. So, ganito yung itsura ng ngipin niya. Maliliit na po. And may mga post and build up na po yan. So, yan. Dinikit-dikit na lang po yung kanyang emax crowns para mas matibay po. Ganyan yung itsura niya pag sinuot. Wala pa pong semento yan. Pinapakita pa sa kanya. So, yun na nga po. Ayan, nasemento na po yung ngipin ni kabayan. Ito na po yung beef, yung after. Ito na po yung after na picture niya. Ayan. Yung tatlong units po ng crown na dikit-dikit. Bale, ang ginamit po dito ay Emax porcelain na dikit-dikit po. Ayan. Okay.
So, yes, para po sa mga kabayan na gustong magpagawa po dito sa clinic namin, ilalagay ko na lang po dyan yung contact number ng receptionist namin. Kailangan po ng appointment, hindi po kayo pwedeng mag-walk-in. And especially po sa may mga gustong magpa-crown bridge implant, kailangan nyo po muna magpa-consultation and ma-x-ray bago po kayo mas magawa ni doktor. Kasi kailangan pong gumawa muna ng treatment plan. Kailangan muna planuhin bago po simulan lahat ng mga ganong procedure. Okay, so ang location po namin ay sa Best Medical Center, Cairo Street, Hawali. Lalagay ko na lang dyan. Wala po kami sa Pilipinas. Sa mga nanonood po, nandito po kami sa Kuwait. Okay? So yes, yung mga kabayan po natin ay may mga discount po. Yan, ang original price po ng aming jacket or crown dito sa clinic ay 175,000 po ang isa. Pero para sa mga kabayan, nagbibigay po ng discount yung doctor namin and installment. So 75 po ang isang ngipin. So yung kay kabayan, 75 times 3. Tapos nagbayad rin siya ng x-ray na 8,000 and consultation na 8,000. And syempre yung post and build up na ginawa sa kanya is binayaran niya rin, 30,000 yata yung isa nun. So dalawa yung pinost and build up sa kanya, ito po dahil week na po ito. So yun po, itotal nyo na lang, yun yung nagastos ni kabayan. Pero may installment po, pwedeng 3 months, 4 months or 5 months, depende po kay doktor kung ilan ang buwan na pwede niyang ibigay sa inyo. And syempre, may down payment po yan. Okay? So yes, I hope na nakatulong po yung ganitong klaseng vlog para po sa mga may ganitong situation ng ngipin. Okay? So alam niyo na po yung pwede niyong gawin or pwede niyong maging solusyon. So mas mabuti pa rin po magpa-consult sa doktor. Kung meron po kayong mga katanungan na hindi ko po kayang sagutin, lagi ko pong sinasabi na mas mabuti po magpa-consult po kayo sa dentista. Kasi po ang kaya ko lang ibigay ay dental health awareness, pero hindi po ako doktor para magbigay po ng treatment plan. Okay, thank you po sa mga nanonood and I hope nagustuhan niyo po yung ganitong klaseng vlog. And kung nagustuhan niyo po ito, ay mag-subscribe po kayo sa akin. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube account and ayan, mag-comment na rin po kayo sa baba kung may mga katanungan po kayo na gustong masagot. Kung hindi ko po masagot agad, antayin niyo lang po, baka busy po ako, pero sasagutin ko po yan. Okay? So thank you po sa panonood ng aking mga vlog and I hope to see you soon. Magba-vlog po ako madalas kung hindi po ako mabisi. Thank you for watching. Bye!